Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nature C Berries Extract, all natural vitamin C with phytonutrients. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. All right, welcome back sa Health Check Plus. Tuloy-tuloy po tayo. Magandang-magandang araw pa rin po sa lahat ng mga listeners natin sa DZRH and of course nationwide po yan. And of course sa mga followers and likers natin sa DZRH News Television, Facebook, YouTube, and website po ng DZRH. And of course sa mga viewers natin sa DZRH News Television hanggang nationwide po yan. Uy, magandang araw sa ano ha, sa mga viewers natin diyan sa Indonesia, Singapore, lahat pala yung may mga cable operators pala sa iba't ibang bahagi ng mundo na kinikerry yung ating channel. Maraming salamat po doon sa mga nagpapadala ng messages sa atin, sa mga kababayan natin na OFWs at mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming salamat and for letting us know na napapanood nyo kami ng live. And of course, kasama ko pa rin si Atty. Mimi. Atty. Mimi, meron tayong isang special na guest ngayong araw na ito sa Health Check Plus. Gusto mo ikaw nang magpakilala? Yes po, Sir Dennis. Magandang hapon po ulit. Si Atty. Miro po ang ating makakasama ngayon ni Sir Dennis sa pagbabalik po ng Health Check Plus. At kung kanina po, macro ang pinag-usapan natin kasama si Teacher Stella. Ngayon, micro naman po ang datingan natin with Atty. Miro. Kung hindi po niyo natatanong, si Atty. Miro po ay dating kongresista at humawak ng iba't ibang matataas na pwesto sa mababang kapulungan. Naging CEO po siya ng Pag-ibig at saka Time Awardee at nagtapos po sa University of the Philippines. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay ang kanyang karanasan nang siya ay nagkasakit ng COVID-19. Good afternoon po, Atty. Miro. Hello po, Mimi. Kuya Dennis, good afternoon po. At parang kinabahan ako dun sa intro ni Atty. Mimi kanina, karanasan mo pag-uusapan natin kung... Oh, parang akala mo tungkol sa pagiging abogado, virus pala. Teka muna, Kong, tama ba itong nabalitaan namin na ikaw ay tinamaan ng COVID-19? So nangyari po nung July, yung aksidente po yung pagka-discover ko ng COVID dahil yung asawa ko po actually yung suspected dahil na-expose siya sa mga firemen, bumbero ng Marikina, nagka-programa at isa sa kanyang katabi ay nagkaroon ng COVID. So, pinatest ko siya, sumama na rin ako. At sinama ko na rin yung driver niya tsaka driver ko. At lumabas na yung wife ko was negative. Ako rin negative, pero yung dalawang driver namin parehong positive. But unfortunately, the results came out 3 days later. So, from the time we had the test, I had been with my driver for 3 straight days working in the district. So, nagpa-test din po ako. So, nung nagpa-test ako, may positive na ako after a week. Ganun po ang kaya na-discover yung aking COVID. So, ang nangyari pala, si Mrs. pala ang medyo may suspecha kayo. Sumama lang kayo para, since nandun na rin lang kayo, kung nagpa-test na rin kayo. Tama. Oh. Tama. Okay. Pero ang unang na-discovery nung doon ay sinama na lang namin yung dalawang driver isinabay. Nagkataon yung driver pala namin ay COVID positive pareho. So wala po akong nararamdaman na sakit at the time nung kinunan po ako ng swab. Pero noong nag-positive na po ako, doon na po ako nag-isolate. Doon na po ako nakaramdam ng konting karamdaman. Oh, okay. So pagkatapos po nung nalaman po ninyo na ganun po ang sitwasyon ninyo, positive na kayo, ano yung unang pumasok sa isip ninyo yung mga panahon na yon? Parang ina-expect nyo si Mrs. ang positive, kayo ngayon ang naging positive. Eh siyempre sabi ko, di baling ako yung magkasakit, wag lang iasawa ko. Yon. Isang bagsak yan. Iyan! Okay. Kailangan naririnig ng asawa ko yan. Ha? Kasi on-air tayo, radio, TV at saka online. Kung dapat talaga na yung mga ganyang pananalita, nilalabas-labas natin yan dahil nakakapagpa-sweet ng pagsasama yan. Oo, dahil sa totoo lang, siya ang kailangan mag-alaga ng mga anak namin. Okay, so pakikwento bago ko ibigay kay Atty. Mimi. So paano po 'yon? Ano po ang ginawa ninyo at saka
paanong kung kayo nag-positive ng mga panahon na yun, anong klaseng contact tracing ang nangyari noong mga sumunod na panahon? So immediately, lahat ng nakausap ko, nakameeting ko, sinabihan ko talaga na ito nangyari sa akin. Nakapag may nakalaro pa ako sa golf, sinabihan ko rin sila. So, pero wala namang nahawa kahit isa sa akin, no? Luckily. Pero really, as soon as you find out that you're positive, parang bigla mong pakiramdam eh, mamamatay ka. Sa totoo lang. Oo, nung mga panahon na yun, Doc, ano? Kasi, parang iba yung dating ng COVID eh. Oo, well, even up to today, you have like a almost 2% mortality rate, but be that as it may, when you're dealing with something na bago, talagang lahat ng nararamdaman mo, eto na, parang nawawala yung pang lasa mo, nawawala yung sense of smell mo. Minsan, pati yung pandinig mo, humihina. Parang sabi, naku, mabibingi na ako. Naku, nabubulag. Lahat pumapasok sa utak mo. Lahat ng paranoia. Hindi ka makatulog. Lahat ng bagay, mag-isa ka. So, it's really difficult kasi wala kang kausap, wala kang katabi. Napakahirap. It's really the mind games, yung paglalaro sa isipan. Tingin ko isa sa pinakamabigat sa lahat ng nakausap ko na pareho kong kakosa. E teka muna, yung quarantine nyo, paano ginawa nyo nung nag-quarantine kayo, Doc? Akong? Well, at the time, this is July, hindi pa naman nire-require yung mandatory quarantine sa isolation centers. Aba. Gumawa ako, yung kwarto talaga namin, nilagyan ko ng... Ako na mismo, naglagay ako ng industrial plastic sa hallway. So may maliit lang na butas sa baba para iabot yung pagkain sa akin. So nag-isolate ako. I had my own... Ako naghuhugas ng plato, ako naglalaban ng damit ko. I'm not kidding. Of course, syempre, kukunti lang naman yung damit mo kasi hindi ka naman magbabarong sa loob ng kwarto mo, no ha? But still, I made as little contact as possible as I could to the outside world. Pati basura ko, nilalagay ko sa labas ng bintana, sa fire escape. Pinapasundo ko after 3 days na. So, pero lahat yun, balot na balot. Yung disposable lahat ng kainan ko or eventually, kuha na ako. Ako na yung naghuhugas ng sariling pinggan at lahat. May sarili akong mundo, in short. Oo. Oh, naku, naubos niyo ba yung pelikula sa Netflix? Alam mo, ironically, hindi ko alam kung bakit. Mahilig ako manood ng TV pero kahit isang pelikula, wala akong napanood. Ay? Sa 10 araw. Sa dami rin ng nagtatrabaho ako, nagzo-zoom meeting ako lahat, etc. Pero ang dami kong ginagawa sa loob ng bahay. Kuman na nga eh. Kumintab na, pati pader eh. Saka pupunas ko eh. Oh, kasi sa asymptomatic kayo. Natatawa naman. Asymptomatic kayo, Kong. Kaya ganon. Kaya kaya nyo gawin yung mga dapat nyo pang gawin. Ano? Oo. Although on the 7th day, something happened to me which is one of the rare symptoms. Nagkaroon din po ako ng, I had a slight fever, headache. Ganun lang naman po. Pero nagkaroon po ako ng butlig-butlig sa paa. So they call it COVID feet. So parang nagkakaroon ng parang mga blisters, no? Sa paa na para sa alipunga. So nagkaroon ako noon and then pero ang pinakakuha is nagkaroon ako ng tinatawag na parotitis. Ibig sabihin namaga yung aking panga. Namaga yung aking panga dahil yung aking salivary gland ay nagbara siguro because of the infection. So namaga dahil hindi lumalabas yung laway papunta sa aking bibig. So yun, tumaas ang fever ko because of that because it's very very painful. So pero otherwise, okay po. Yung maganda naman yung pasalamat sa Panginoon. Nakakabaliw lang talaga. Yes po. Yun nga po yung tanong ko kasi parang lahat po nang nagkakailangan na mag-isolate. Ang problema po talaga yung quarantine period na medyo matagal. And yun po, sa inyo po may daily routine kayo. Ngayon po kasi may balita na ipagbabawal na yung home quarantine. So sa isolation facility, ano pong masasabi niyo po na kailangan sa isolation facility na lahat na mag-quarantine ng mga tao at bawal na sa bahay? Ako, sa akin lang, I think kailangan may depende. Malaking depende, no? Of course, lahat ng bagay, it's always the, like with any policy attorney, is that
you need to look at it whether it is administratively feasible. May implement ba siya ng tama? So obviously, yung mandatory quarantine, mas madaling may implement sa mga mahihirap nating mga kababayan dahil una, ayaw, iisang kwarto sila madalas ang buong pamilya. So sa pagmamahal mo na rin sa iyong pamilya, mas gugustuhin mo magpunta sa quarantine facility. So tingin ko dapat talaga i-require siya. Pero may mga circumstances na matatanda. Kung matatanda, hindi mo pwedeng dalhin yan dun sa quarantine facility. Mas maaalagaan sila sa sarili nilang mga tahanan. So long as may ipapakita ng tahanan o ng bahay na meron silang capacity for isolation, meaning talaga masi-seal off nila ang isang bahagi ng bahay, dapat pahintulutan o payagan natin. And bigyan sana ng guidelines ang gobyerno kung anong ibig sabihin ng sufficient isolation facility within a family home para magkaroon ng self-policing din ng mga tao. Kasi minsan, kailangan mo rin yung pamilya mo, di ba? Natatanaw mo man lang sila kahit paano kung nasa isolation ka, mas mabigat siya na sitwasyon. Di ba? Mas maganda pa rin sa bahay. Pero kung wala kang way para mahiwalay sa pamilya mo, kailangan talaga magpunta ka doon because it's the only way to prevent it from spreading. Oh. Okay. Eh, paano yung ano, yung mga kaibigan mo sa labas sa yung kasi I know you're a very busy man, Kong, eh, dahil marami kayong kinakausap, marami kayong negosasyon sa labas, di ba? Paano nyo sinabihan ho lahat yung mga yun? Paano nyo sila kinausap? Well, una sinabihan ko lahat ng naka-meeting ko. Ang dami ko naka-meeting. In fact, I had a meeting. I was so busy that I met with somebody in the car. Oh. So, isang abogado din. We met at a court. And then sinabi ko, nag-usap kami outside because wala kami mahanap. Sarado na lahat dahil lockdown eh. Yes. So, doon kami. Pero fortunately, hindi rin siya nagkaroon ng... Because we were there for more than 15 minutes. Lalaki itong abogado, idol ah. Yung baka sabihin, nagkwikwiki kami, hindi ah. Yung kwan lang talaga. Ha? So, and then I told also, it's somewhat difficult when you now tell the public what you're going through because syempre may stigma eh. Para mo sinabing meron kang ketong eh. Oo. No, so, whether you like it or not, nagkakaroon talaga ng discrimination. Yeah, okay. So, kung paano nabago yung ano? Paano yung nabago yung tingin mo sa buhay? Kasi syempre nandun ka, naka-isolate ka, ikaw lang ang nandun. Sabi mo nga ikaw na naghuhugas ng plato mo, ng kubyertos mo. Paano nabago nito na yung tingin mo sa buhay? Well, alam mo, malaking bagay as a learning experience. Naging mas malapit ka sa Panginoon. Yun, totoo talaga yun. Alam naman natin lahat, di ba? Kapag sa nagigipit ang isang tao, nalalapit talaga sa Diyos. Tama. Kinukumpisal mo na lahat ng kasalanan mo. Buti wala akong kasalanan sa asawa ko. Pero talagang, pare lahat ng rosaryo na nagawa ko na, napudpud na yun. Naubusan, nabiyak na nga yung beads eh. Saka yung rosaryo ko eh. Ano ha? Kung may tinitingnan ako sa YouTube, it was about the rosary. But yeah, you become more God-centered. And then you learn to appreciate really the simple things. Siyempre, every day, ikaw nagtutupi ng kama mo. Buti matulong ako niyan, gawain ko yan ng bata pa ako. Tutupi ka ng kama mo. Pag ginamit mo yung baso, ikaw din ang maghuhugas. So mag-iisip ka, iinom ka ba o hindi? Diba? Diba? Bibili na lang ako. Oh, yung gagamitin ko na lang yung malaking galon. Like a drinking can. Yun ang aking ginagamit. So kahit yung paglilinis ng banyo, I had to clean it up because sabi, the place has to be hygienic so that the virus load will not increase. So linis ako ng banyo, linis ng kubeta. Yung mga bagay na nare-realize mo, maswerte ka na meron kang kasambahay na tumutulong sa'yo. So paglabas ko, kung pwede lang, yakapin ko sila eh, di ba? Pero baka mahalata na na misis ko eh, ha? So, pero those are the things really that you realize. You learn to completely embrace the simple things in life. Oh, kasi ano eh, no? Parang complete turnaround yun. Kung ano, kayo laging, kumbaga, sa kongreso, sa labas, abogado kayo, kausap dito, kausap, parang
you got used to it eh, na maraming taong nasa paligid nyo palagi, gusto makipag-usap sa inyo, gusto magpa-picture sa inyo. Ito for how many days? More than a week ba? 10 days ba? 10 to 15 days? 10 days. So, 10 days na kayo lang mag-isa. Kung kayo lang mag-isa, kumbaga, kayo lang, kumbaga, kinakausap nyo siguro sarili ninyo, kayo lang mismo. Ano yung mga, yung, ito bago kami mag last question, ano yung, syempre, pag nando kayo sa loob, ano yung mga iniisip nyo, ano yung pinaplano nyo na, paglabas ko, ganito na gagawin ko, paglabas ko, ganito na pagkatao ko. Ano yung mga bagay na yun na ako? Talagang kwan siya, it's an awakening, no? It's a moment that sometimes it's good and bad, yung sabi ko yung experience, na bad because nagkakasakit ka, nababaliw ka, but good also because nagkakaroon ka ng panibagong pagtanaw tungkol sa buhay. At sinabi ko talaga na nung nandun ako, sabi ko, I am going to live life to the fullest. Yun. Gagawin ko talaga lahat without any regrets. Yeah. So gagawin ko lahat. Kung may mga bagay na hindi ko nagagawa, babalik ako sa paglalaro ng gagalingan ko sa pag-golf, gagalingan ko uli pag-gym, tatakbo ako uli, magbibisikleta. Lahat, inisip ko talaga na magkakaroon. I was looking at it that may panibagong buhay na ibibigay sa akin. At kung bibigyan mo man ako, Lord, magiging lalo akong mabuti pang tao. Lalong mabuti ha, take note ha, hindi magiging mabuti. Okay, bago ko ibigay kay Attorney Ming, baka meron pa siyang last question. Ako lagi ko sinasabi, Kong, na lalo ka na, ikaw ay galing sa ganyang sakit. Ano ang pwede mong sabihin sa mga taong may stigma kasi, ang problema kasi, yung mga taong pinandidirihan yung mga may ganito, tapos iba ang tingin sa mga ganito, ano ang pwede mong ipayo sa kanila para mag-iba naman yung tingin nila dito sa mga may sakit? Kasi the time na, tingnan mo ha, in-isolate mo yung sarili mo, dapat bayanit ang tawag sa iyo dyan kasi in-isolate mo yung, for the fact na ano, na in-isolate nyo yung sarili nyo, ayaw nyo makahawa. Kong. Oo. Yung kwan talaga, yung people have to remember that walang exempted dito. Yes. Pag ikaw ay nagkaroon ng sakit na ito, hindi ito because you performed an activity. Sorry, wala ko ibang maisip. Parang like nagkaroon ka ng sexually transmitted disease, ginawa mo yon, di ba? O nagsigarilyo ka, ginawa mo yon. Yes. Mahilig ka sa alak, nagkasakit ka, dahil sa kagagawan mo yon. Pero ito, wala ka talagang kinalaman, tinamaan ka eh. So, mabigat itong pagsubok sa kahit sinong tao at anyone can get hit by it. So, ang pakiusap ko, sinasabi ko sa iba is you have to treat them. In fact, yung mga may nagka-COVID na, masigurado kang hindi sila infectious or harmful kasi alam mong yung likelihood ng COVID ay hindi na mangyayari sa kanila. So, sila yung pinaka-safe na kasama mo in reality. So, pero napapansin ko pa rin yan pag may nakaka-meeting ako. Kanina, may ka-meeting ako. Biglang may nagsabi na, pare, nag-recover ka pala sa COVID, ano? Sabi ko, oo. Biglang nakita ko, naglalabas ang alcohol, nagsispray sa kamay niya. Hindi ko masabi na, ispray mo sa akin yan, wag sa'yo. Loko. Okay, Attorney Mimi. Go ahead. Yes, Kong. Opo, Attorney Miro, gusto ko lang pong malaman rin yung advice ninyo sa mga nagkakaroon ng COVID or kung sakali po magkaroon ng infection ng COVID. Ano po yung inyong advice sa kanila para they would come out as strong as you did? Number one, huwag kayong magpapakamatay. Mm-hmm. Ha? Maraming nag-iisip niyan. Hindi ako nagbibiro. In fact, we've already had one. There was a lawyer who actually committed suicide, no? Yung because kung may mga problema ka, lalo pa siyang natitrigger. Pangalawa, it's something that can be dealt with. Kung ikaw ay walang comorbidity, the likelihood of surviving it is almost 100%. Mm-hmm. Pangatlo, totoo eh, kailangan mong labanan sa pag-iisip. Kailangan talaga positive thinking ka. Kasi the minute you start thinking na kung mamamatay na ako, nagdi-deteriorate ka talaga, sumusunod ang katawan mo sa pag-iisip mo. And then panghuli, effective din talaga yung bombahin mo ng masustansyang pagkain. Of course, I'm sorry, but ito rin ang problema. That's why wealth linked din yung sakit. Ibig sabihin, pag mahirap ka, mas mahirap makarecover. Kasi dito, kailangan mong bombahin ang sarili mo ng gulay, ng prutas,
ng juice, ng vitamin C, vitamin D, ng zinc, lahat na itong mga sinasabi nila na alam natin mas magastos na hindi kaya ng ordinaryong tao. But you can fight it, and you can fight it, and you will come out stronger. All right. With that, siguro kami ang message namin sa iyo ni Attorney Mimi, Kong, congratulations. At congratulations. Alam namin na mas mabait ka na ngayon. Sabi mo nga kanina, mas magbabait ka ngayon, Kong. Siguro. Oh, at siguro, Kong, yung mga message na lang po ninyo, yun sa mga nakakamiss sa inyo sa Kongreso. Binabati ko po lahat. Maraming salamat po. Ako'y natutuwa na I managed to survive COVID. I honestly still deal with the effects up to today's, even psychologically. It does not end pag gumaling ka, natapos na. You have to accept that meron pa rin siyang talagang mga epekto na kinakailangan mong i-overcome. And pamilya ang pinaka at kaibigan ang pinakamagandang paraan para ma-overcome yan. Yan. Okay. Attorney, Congressman, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa Health Check Plus. Maraming salamat po. Magandang araw po. Maraming salamat. Diyan na po nagtatapos ang ating programa. Kami po inyo nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako naman po si Attorney Mimi Banayat. Hanggang sa muli sa susunod na linggo, stay healthy, keep safe. Maraming salamat. Stay safe. God bless. Bye! Programang ito ay hatid sa inyo ng Nature C Berries Extract, all natural vitamin C with phytonutrients.